Isa na maganda ang panahon ngayon dito, hindi tulad nung nakaraang taon, kaya naman dito sa entrance itong Manila South Cemetery ay suspika na ang mga kababayan natin. As of 2 PM nga, ay nasa 215,000 na ang mga nagpunta dito para bisitahin ang kanilang mga yumaumahan sa buhay. Patuloy ang pagtaas niya, naasahang bubuhos pa ang sabi ni Engineer Maribel Labueza, ang officer in charge ng Manila South Cemetery. Maaaring umabot daw ng 300,000 ang mga pupunta ngayong araw dito sa sementeryo hanggang alas 12 na natin gabi. Ayon naman yan kay Superintendent Alberto Barot, ang police ground commander dito. Noong November 1, 2017, nasa 250,000 lang ang nagpunta dito dahil daw maulan. Hanggang ngayong araw na lang pwedeng mag-overnight dito. May libreng wifi dito para magamit ng mga bisita, para madaling mahanap online kung saan na nakalibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Muli, paalala sa mga pupunta rito, huwag nang magdala ng mga pinagbabawal na bagay gaya ng mga nakamamatay na bagay, alak at mga alagang hayop. Nakikiusap din ang pamunuan ng Manila South Cemetery sa mga bibisita na huwag nang magkalat ng basura. Kahapon, 4 truck ng basura ang nahapos dito. Ngayon, 3 truck na. Nasa 753,000 ang mga nakalibing dito sa 26 hectare na Manila South Cemetery. Susan? Oo. So, June, doon sa nakikita mo ngayon dyan, nasabi mo nga, baka mas mataas ngayon kumpara nung last year, ano? Ano yung mga pangunahing concern na dapat ay malaman ng ating mga kababayan doon sa mga pupunta pa dyan ngayong gabi? Ay, unang-una, doon sa entrada, lalo na, Susan, ano, doon maraming nahaharang eh. Kahit kaulit-ulit yung paalala ng mga utom na nagdadala pa rin yung mga kababayan natin ng mga pinagbabawal na gamit dito sa sementeryo. Pero ang napansin ko, Susan, ano, mula kaninang umaga, kasi paulit-ulit namin narinig sa public address system, yung mga nawawalang bata, nagkakahiwalay mo sa mga magulang, sa mga kamag-anak. So yun ang pinapaalala ng mga ng management itong sementeryo. Pati na rin yung mga pulis na alagaan yung mga bata, siguraduhin niya sa inyong tabi. Bukod dun sa paalala na yun, pagpasok naman dito sa entrance sa Tucson, ay meron naman sinatawag na tagging system. So, tinatag yung mga bata rito, nilalagay yung kanilang pangalan, at nilalagay yung contact number ng kanilang kasama kung sakaling pagkahiwalay sila ng mga mas matatanda nila kasama.